said he's probably all blocked and just heads up around the corner. Awesome, thank you. The railroad worker. Mga ka-joyride, kamusta po kayong lahat? Welcome back sa Kulotski Channel. Kamusta po kayo dyan? I hope you all doing good. Ingat po kayo lahat. Ingat palagi sa mga biyahe. Ang video natin ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-drive ng 18 speed na truck and trailer. Manual transmission. Okay, stay tuned guys. Thank you. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano maglinis ng window. Este, kung paano pala mag-drive or mag-shift ng 18-speed transmission manual. Sa totoo lang, ang unang truck na drive ko is 13-speed. Nilipat ako dito. Ang sabi lang po sa akin is katulad lang yan ng 13-speed. So, yeah. Kumbaga parang nag self-study na lang din ako eh. Pero ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pagda-drive or pag-shifting ng 18-speed. Okay, heads up kaagad tayo. Ang una, para malaman nyo kung anong speed ng transmission pagpasok nyo pa lang sa truck. Para paano nyo malaman kung anong speed agad ng truck, no? Eh makikita nyo yung kulay ng splitter. So, pagka ang kulay ng splitter ay kulay pula, ito ay 13-speed. Pag ang kulay ng splitter ay kulay blue, ito ay 15-speed. Pag ang kulay ng splitter ay kulay gray, katulad ng truck na ginagamit ko ngayon, ito po ay 18-speed. So, yung speed transmission, kaya siya masyadong marami, ang ibig sabihin lang yan, ilang gear meron yung truck, ilang gear mo siya pwedeng palitan. Sa automatic, minsan knob lang siya or mga button lang na pinipindot para sa drive, reverse, mga ganon. Pero kadalasan sa automatic, mayroon ding manual mode. Pero dipindot pa rin, wala siyang stick na tulad nito. Ganito yung itsura ng stick sa truck. Ano? At ito ay 18-speed transmission. So, yan. Makikita nyo kung bakit siya 18-speed dahil ini-split niya yung bawat gear. So, bawat gear may dalawang range, ano? May low range, may high range. So, para makuha mo yung, ma-split mo yung gear dyan sa mga yan, ito yung gagamitin mo. Ito yung splitter. Ito nasa gilid na to, itong kulay gray. Tapos, ito naman, ito yung switching din ng gear mo para mapunta ka sa high range ng mga gear or sa basement, tawag nila. Ganun. So, una, yung reverse. Yung reverse, papunta dito sa pinakadulo, tapos forward. Ayan, mayroon naman siya ditong guide. So, reverse, forward, no? At kahit yung reverse, pwede mong gamitin yung high and low range dito sa reverse na ito. Itong splitter sa unahan. Ito naman yung low. Ang tawag nila dito ay bow low. So, ginagamit ko yan kapag ka sobrang bigat. Tapos, paakyat. Yeah, ginagamit ko yan, yung bow low. So, may splitter din siya. Pwede mo rin gamitin ng high at saka low. So, parang iyon yung first gear. Yung low. Parang siya yung first gear. One. Tapos sa gitna naman yung pangalawa, pataas 2. Tapos baba 3. Tapos dito sa dulo sa taas 4. 5. Yan yung basement, 5, 5 gear sa baba. Ngayon para makapunta ka pa ng mas mataas, i-flip mo to, itong lever pataas. Saka mo siya pupunta naman sa gitna para 6. So 6.
Okay, 6, 7, 8, 9. So, yan siya, 9 gear. So, parang ganun, basically, para siyang ganun, 9 gear, para mas madaling maintindihan, ano? 9 gear. Tapos, paano siya naging 18? Kasi times 2, kasi bawat isang gear sa kanila, mayroong, mahati mo siya, may split mo sa dalawa. So, ganito yan, o. Oh. Ito yung 1, nakababa yung splitter, so. Oh, okay. 1, nakababa yung splitter. 2, nakataas naman. Tapos, balik mo sa baba, para maglipat sa taas. 3, tapos itataas mo uli. 4, balik sa baba. 5, 6, 7, 8, 9, 10, baba, taas nito. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakit naging 18? Ay, mali yata ako. Kasi, di, tama, 18 speed, di ba? 18 speed, hindi naman 19 speed. Yeah, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yeah, 18 speed. Yeah, tama naman pala. So, ang 9 speed transmission, pamilya yan ng 13 speed at saka ng 18 speed. So, yung 9 speed, 13 speed, 18 speed, halos pareho lang sila kung paano i-drive, ano? Ang naiba lang yung mga splitter nila. So, dun lang naiba. Ang magkapamilya naman is yung 10 speed at saka yung 15 speed. So, mas komplikado i-drive yun, di ba lang? Pero, yeah, komplikado i-drive yung 15 speed, 10 speed. Masarap gamitin ang 18 speed transmission, guys, kapag mabigyan ka. Napakadaling mag-shift kapag 18 speed yung gamit. Paakyat, sobrang bigat mo, punta ka ng uphill, maganda gamitin. Okay, gamitin yung 18 speed. Usually, nagpapalit ako ng gear pag nasa 1500 na to, no? Itong RPM. Pag full gear ang pinalitan mo at hindi ka gumamit pala ng splitter, diba, from 15, nag-change ka to second gear, bababa yan bigla ng 10, yun yung whole gear. So, magagas ka na naman para paakyatin mo uli siya ng 15, ano? Ganun yun, full gear. So, tapos lipat ka sa third gear, bababa uli siya sa 10, tapos gagas ka na naman para makit siya ng 15, ano? Pero pag gumamit ka ng splitter, which is this one, itong lever na to, pag gumamit ka nyan, tapos nag-change ka ng gear from 1, no? Lilipat ka ng 2, ilalagay mo muna sa high sa 1. So, nasa 1 ka, ilalagay mo muna siya sa high, tapos ang mangyayari, eto, mag-hop lang siya. Dito lang siya sa gitna. Hindi siya pupunta ng 10. Dito lang siya sa gitna. So, madaling mag-gas. Tapos, kapag ka pupunta ka naman sa second, baba mo lang siya, lipat mo na naman sa second gear, tapos mag-hop lang siya uli. Ganon yun, mag-hop lang siya ng hop. Tapos, taas mo uli, mag-hop siya uli. So, yung RPM, kalahati lang ang binabawas. So, madali siyang mag-gas. Hindi mahirap mag-gas, ano. So, dun masarap gamitin yung 18 speed pag may load ka, pag mabigat ka. Tapos, lagi niyong tatandaan, itong black splitter na to, kapag nanggaling ka sa high gear na nag-stop ka, ibabalik mo siya sa baba. Kasi, mamamatay yung makina mo pagka bigla mo siyang pina-under uli na nakataas to, tapos pinasok mo siya sa first gear na nakataas to, mamamatay yung makina mo. So, dapat, kapag aarangkada ka pa lang, lagi itong nakababa. Kaya, ako, ginawa ko ng hobby na hinahawakan ko siya at nilalaro ko to. Taas baba, nilalaro ko yan. So, para sure ako na nakababa siya. Tapos ito rin, binabalik ko lang siya rito. Hindi naman siya big deal, pero mas maganda na ibalik siya dito sa... At saka, kapag ka nagdadrive ako ng truck, guys, makikita nyo dito, di ba? Para siyang sa kotse na manual, tatlo. Gas, ito gas, brake, tsaka ito yung clutch. Ito, para lang yan sa manibela.
Hindi yung park and brake manibela yan. Ako, gumagamit lang ako ng clutch pag halimbawang hihinto na ako. Aalisin ko siya sa gear. Doon ako gagamit ng clutch. O kaya pag halimbawa, aalis na ako, arangkada na ako. Gagamit ako ng clutch. Lagay ko siya sa first gear. Tapos dahan-dahan mong bibitawan yung clutch, syempre, di ba? O gas ka. Andar na ka na ngayon, ano? Pag nag-change ako ng gear, papunta sa second gear, hindi na ako nagkla-clutch, nakapahinga na yung ano ko dyan, yung paa ko dyan. Hindi na ako nagkla-clutch niyan. Magkla-clutch na lang ako pag brake ako. Or pag hindi ko matanggal sa gear, itong stick. Ang tawag doon dito ay floating gear. Floating gear yon, no? Nung time na nagbago ako sa tracking, yung mga boss na nakatrabaho ko, ayaw naman nila ako nagda-double clutch eh. Sabi sa akin, well, what are you doing? Double clutching. You don't need to do that. Di ba? Oh, no, you don't need to do that though. Okay. Kung saan ka madali, yun yung gawin mo. Kung okay sa boss mo, di ba? Kung ano yung sabi ng boss mo, sundin mo. Kung hindi mo yun kaya, huwag mong gawin. Sabihin mo sa boss mo, hindi mo kayang gawin. Pero, wala. So far, guys, wala akong nakilalang boss na sasabihin sa'yo, bakit nag-floating gear ka, mag-double clutch ka? Wala. Alright, guys. So, i-atras natin ngayon yung truck. Una natin gagawin, release muna natin itong parking brake. Tapakan mo yung brake para hindi mag-roll yung truck. Okay? Tapos, ididiin natin yung clutch. Katulad lang sa manual ng mga sasakyan. Tapos, ilalagay mo yung gear or yung stick sa reverse position. Yun lang, ganyan lang. Tapos, dahan-dahan ka nang bibitaw sa brake. Balisin mo na yung paa mo sa brake at dahan-dahan ka na rin bibitaw sa clutch. So, ngayon, makikita nyo sa salamin, ano? Yung dulo ng trailer, yun yung susundan natin. Yun yung magiging guide natin. So, para iliko ko yung trailer, halimbawa, gusto kong papuntahin dito sa kaliwa yung trailer, ang aking manibela papunta sa kanan. Tingnan nyo, kumakaliwa siya pag dinala ko sa kanan. Pag nilagay ko sa kaliwa yung manibela, papantay ako, tapos pupunta naman sa kanan yung trailer. So, baliktad siya. Kung ang manibela nilalagay mo sa kaliwa, ang trailer mo pupunta sa kanan. Pag nilalagay mo yung manibela sa kanan, pupunta naman ang trailer papunta sa kaliwa. So, parang magkabaliktad siya, ano? Habang nilalagay mo sa kaliwa yung manibela, yung trailer pumupunta sa kanan. Ganun yung pagka-atras sa may pagka may trailer ka, ano? See, laging magiging guide mo yung pinakadulo ng trailer mo. Tapos kapag ka umaatras ka, dahan-dahan lang at sinecheck mo yung magkabilang mirror. Napakalaki ng blind spot mo pag umaatras ka, kaya dahan-dahan lang at laging open-minded, lagi kang nakafocus. So ganun lang yung pag-atras, ano? Okay, so yun yun. May naman, arangkada naman tayo, ano? Galing sa parking. So, ganito naman yan. Pagka-arangkada ka, ganun din. Tatapakan mo din yung clutch. Ilalagay mo rin ngayon yung gear. Sa first gear. Yeah, yung first gear nandito sa gitna. Kasi yung dulo dito sa kaliwa, yun yung patras, ano? Tapos pataas, yan yung first gear, ano? Hindi ko ginagamit yung very low kasi hindi ko naman kailangan gamitin yon. Usually ginagamit yon pag sobrang bigat mo kasi sobrang lakas ng torque ng lock. Okay, so yan, dahan-dahan ko ngayong ialis sa clutch yung pa ako, tapos tapak na ako sa gas, dahan-dahan lang. Hihintayin ko ngayon yung RPM na umakyat sa 1500 bago ako magpalit. Hindi na ako gagamit ng clutch. Timingan ko lang yung, ayan, nasa 1500 na, nilagay ko na sa second gear, ano.
gas uli ako. Pag nasa 1500 na uli, change uli ako ng gear, lagay ko na sa third gear. Hindi ako gumagamit ng clutch. Hindi ko na tinatapakan yung clutch. Nakapahinga na lang yung kaliwang pa ako. Gas na lang ang tinatapakan ko. Ang tawag dyan, yan yung tinatawag na floating gear. Okay? O ngayon, nasa 1500 na ako. Ilipat ko naman siya sa gear 4. Alright? Hindi rin ako gumagamit nitong splitter, itong kulay gray, kasi magaan naman ako, madaling umakyat yung RPM papuntang 1500s kasi nga magaan, wala akong load, empty na ako, inapon ko na yung load eh. O, downshifting naman tayo, lipat ko naman siya uli ngayon dito sa third gear, tanggalin ko lang, tapos tapak daan-daan sa gas, papasok din siya. Bago mo siya tanggalin sa gear, kailangan nakatapak ka muna sa gas. Pag tanggal mo ng gear, bigla bitaw ka rin sa gas, tapos tapak uli sa gas para ipasok. So laging nakatapak lang ng daan-daan yung pa ako sa gas. Pag tatanggalin ko yung sa gear, tapos bitaw din sa gas. Tapos pasok uli, gas uli, daan-daan. Ganun lang. Makakasanayan din. Makakasanayan nyo rin, guys. Basta sa high school naman, tuturo naman yan lahat eh. Basta pag tumatapak ka lang sa gas, laging ano, laging smooth lang, wag mong didiinan. Kasi pag diniinan mo, yung RPM, ang bilis, haakit agad yan eh, gaganon eh. Anyway guys, hanggang dito muna tayo ngayon. Kasi yung upshifting, downshifting, medyo mas mahabang usapin yun. Kung paano gamitin yung splitter, kung paano mag-floating gear, paano mag-change ng gear na hindi gumagamit ng clutch, ano? Medyo mahabang usapin siya, yung mga techniques, ano? So, isasama ko siya sa next video na lang para hindi masyado itong humaba, ano? Ginagawa ko rin itong video to, guys, para makatulong sa ibang mga nasa school. Magkaroon lang sila ng idea kasi alam nyo nung nasa school ako, ang mahirap eh. Mahirap talaga mag-aral ng tracking. Biruin mo yung 13 speed na aralin mo. Tapos magdadrive ka sa daan na may traffic, di ba? So, nakafocus ka sa traffic at the same time, inaalala mo yung paano i-drive yung truck. Diba? So, mahirap siya. Kaya mahabang usapin din or explanation kung paano yung upshifting at downshifting. Kaya siguro, ilalagay ko yon sa susunod na video, guys. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video to, please hit the likes button. Share the video and subscribe to my channel. Thank you very much. Hope to see you soon. Ciao!